Hello po sa inyo mga ka-Jansky, kumusta po kayo and welcome back dito sa ating channel. So ngayong araw na ito ay may bago naman po tayong pampaswerte na ibabahagi sa inyo na kung saan ay gagawin lamang po natin sa bawang at tahon ng laurel. Alam naman po natin na ang tahon ng laurel ay isa po sa pinakamapisa, napaka-powerful sa pagdating ng pag-akit ng swerte. At samahan pa po ito ng bawang na kung saan alam naman natin na ang bawang ay isa rin sa pangontra ng mga kamalasan na yan o mga bad energy na maaaring namamahay sa inyong pamamahay. At para mahadlangan niya at makontrol ang mga bad luck na yan o mga negative vibes na maaaring pumasok sa inyong mga kabahayan. So sa pamamagitan ng dalawang ito, ito po ay napaka-mainam. At kapag ito po ay ating pinagsama, ay talagang siksikliglig ang swerteng mapapa sa inyo. So narito lamang po ang hakbang na ating gagawin. So maghanda lamang po tayo ng isang buong bawang, dalawang dahon ng laurel at isang pulang panali. So ang gagawin po natin ay talian po natin yung ating mga bawang ng ating pulang panali. At sa ibaba nito, okay, mag-iwan po tayo yung dalawang part ng ating panali na kung saan dito sa ibaba niya na gaya na makikita nyo sa larawan ay doon din po natin isasapit yung ating dalawang tahon ng laurel sa ibaba nito. Napakasimple lamang po ang ritual na ito pero ito po ay napaka-powerful. At bago po natin ito isasabit sa ating mga main door or sa ating mga front door, ay atin po muna itong dasalan para mas lalo po ma-activate ang energy ng ating ginawang ritual. So kung kayo po ay mga Katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung hindi naman ibang relihiyon kayo, ay pwede nyo pong gamitin ang inyong mga sariling dasal. Kahit ano pong lingwahe ay pwede nyo pong gamitin. Basta't po ang mahalaga ay tayo po ay taus puso at tayo po ay sincere sa bawat bagay na ating ginagawa. Pagkatapos ito ay sambitin na po natin yung ating mga intensyon. Yung ating pong mga intensyon ay yun po yung ating mga kahilingan. Magmamanifest po tayo sa isang bagay na gusto po nating mangyari. Kagaya na lamang po bakit natin ito ginagawa ay para makontra po yung kamalasan na kung sa tingin nyo ay sa inyong kabahayan ay tila kabigat po ng inyong pakiramdam na tila kay dalang po ng swerteng dumarating sa inyong buhay na kayo naman po ay hindi tamad, kayo naman po ay nagsusumikap. Pero bakit tila yung mga swerte na yan ay nakahang? Marami pong mga delays sa mga inyong mga swerte ng inyong pag-unlad, ng inyong pag-angat. So gagawin po natin yan para ito po ay makontra sa pamamagitan lamang po ng ritual na ito. Pero kinakailangan po mga ka-Jansky ay meron po tayong 100% pagtitiwala. Meron po tayong trust, believe, and faith sa bawat bagay na ating gagawin dahil ito po ay pinakasikretong sakap. Ito po ang key kung paano po tayo magiging successful sa bawat bagay na ating imamanifest. Dapat po malaki po ang inyong tiwala na ito po ay mangyayari. Kayo po ay positibo. Pagganahin niyo po ang inyong law of attraction na kung saan tayo po ay positibo sa isang bagay na ito po ay mangyayari. So isabit lamang po natin ito sa ating mga front door o sa ating mga main door pagkatapos po nating asambit yung ating mga kahilingan na yan. So ito po ay pwede natin gawin ngayong araw na ito ng Friday o Biyernes. Kung wala naman po, kung hindi nyo po ito magawa sa araw na ito, ay pwede po sa araw ng Linggo o di naman po kaya ay sa araw ng Martes. Pero mas mainam po na gawin po natin ito sa araw po, kung hindi ngayong Friday, ay mas mainam sa ngayong Linggo dahil ito po ay July 31. So kailangan makontra natin yung kamalasan dahil papasok na po yung August 1. Dapat meron po tayong pangontra dahil po yung August 1 ay tinatawag na ghost month or mga hungry ghost. Na ayon po sa paniniwala ng mga Chino o ng mga Chinese na itong Hungry Ghost Month ay meron po mga gumagalang mga kaluluwa, okay? Yung mga maaaring pumasok sa ating matahanan na ito po ay makakapanakit na ayon po natin magkakaroon ng kamalasan yung ating pamamahay. So kailangan meron po tayong mga pangontra dyan, okay? Maglagay lamang po tayo sa ating mga main door or sa ating mga front door at hayaan nyo lamang po ito doon mga ka-Jansky. At kung gusto nyo po ay gusto nyo pong gumawa ng ilang peraso nito para pwede nyo rin pong ilagay sa inyong mga bintana, pwede rin po kayong gumawa nito at isabit sa inyong mga bintana. At hayaan lamang po ito doon. So palitan lamang po natin ito kung kinakailangan na talagang palitan. Wala pong problema, pwede po natin i-renew
ang prosesong ito o ang ritual na ito. So kinakailangan i-affirm na po natin, i-claim na po natin yung ating mga sweating na ating minamanifest, okay? Yung ating hiniling kay universe na malawala na po yung mga kamalasan na yan o kung ano po yung mga problemang inyong dinaranas o kung meron po kayong mga delays na gusto nyo pong makamit sa inyong mga buhay o kayo po ay magipit sa pera, pwede nyo rin pong itong i-manifest, okay? Na kayo po ay hindi na po kakapusin sa pera, na mawawala na po ang mga bagay na nagpapabigat sa inyong mga isipan at kung ano man yung po yung inyong mga problema na inyong dinaranas ay mabibigyan na po ito ng solusyon, okay? So sa pamamagitan ng ritual na ito, okay, matanggal po ang mga negative energy niyan na namamahay sa inyong loob ng inyong kabahayan at mapapalitan na po ito ng swerte, dahil kapag po meron pong hadlang ay talagang mahihirapan po tayo sa ating pag-unlad. At syempre, ang isa pa rin napakamabisad dito ay dapat po sa loob ng ating tahanan, kung gusto po natin ng isang maunlad na pamumuhay, yung ating pong pamilya na hindi po tayo nag-aaway-away, hindi po tayo nagmumurahan, hindi po tayo nagsisigawan sa loob ng ating pamamahay. Dahil isa po ito sa nagdadala ng mga negatibong enerhiya. At dapat po tayo po ay patuloy lamang po magsumikap, huwag po tayong maging tamad. Okay? Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, ay dapat po huwag po tayong nakadepende lamang, dahil ito po ay isang inspirasyon, ito po ay isang gabay lamang. Dahil kung meron po tayong mga pangarap o tayo po ay merong wini-wish or meron po tayong goal sa buhay, mas lalo po tayong nai-inspire na mas lalo pa po magsumikap. Dapat po gumawa po tayo ng hakbang mga pagpaplanong gagawin, dahil po ika nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At sa pamamagitan po ng mga pampaswerteng ito, ito po ay makakatulong sa atin na mas lalo po maka-attract ng mga swerte at yung mga delays na yan, okay, na nakahang na swerte, ay ito po ay sa pamamagitan na pinahatid natin kay universe na tayo po ay ready na makareceive ng blessings na yan, dahil po deserve po natin yan. So i-claim na po natin yan yung mga swerte, mga kajansky, affirm na po natin sa ating mga sarili. So good luck po sa inyo at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pero kung meron po akong mga nakalimutan o hindi po masyadong klaro sa inyo, ay paki-comment nyo lamang po down below, okay? Maraming salamat at i-check nyo rin po yung ating mga previous mga videos. Marami na po tayong naitampok ng mga pampaswerteng ritual na yan or mga manifestation. So gawin lamang po natin ito sa araw ng Friday, okay? Maaari pong sa umaga, pwede po nito itong gawin kahit anong oras, okay? Bago po kayo matulog ay wala po problema. So I need to say bye ng mga kajansky. Kiss safe everyone. See you again our next one. Bye!